Hindi nga naitago ang pagkadismaya ni former PBA Commissioner Nolly Iyala patungkol nga sa naging resulta ng anti-doping test dyan nga kay Justin Brownlee na pwede naman daw sanang hindi nangyari kung naiayos lang ng pamunuan ng SPP. At pwede palang mapababa sa 3 buwan hanggang 1 buwan lang ang suspension ni Justin Brownlee patungkol nga dyan sa anti-doping. At paano ba makakaapekto ang posibleng pagkawala ni Justin Brownlee dyan nga sa Barangay Ginebra sa posibleng paghawak ni Coach Tim Cone sa ating Gilas Pilipinas. Pero bago natin pag-usapan yan, huwag kalimutan mag-like at pwede ka rin mag-subscribe dahil dito sa Basketball PH, ang balita ay totoo at hindi inimbento. Dito nga sa naging post ni former PBA Commissioner Nolly Iyala sa kanyang Twitter account, ay kinalungkot nito ang nangyari kay Justin Brownlee dahil nga sa pagsablay nito sa anti-doping test ng ITA dyan sa China. Ayon umano sa ekspertong nakausap ni Nolly Iyala, ay hindi dapat ito mangyayari kung nag-apply lang ang SPP ng therapeutic use exemption para kay Justin Brownlee. Normal umanong ginagawa ito para sa mga atleta na sumasailalim pa sa gamutan. Hindi umano pwedeng bigyan ng sanksyon o parusa yung mga atletang sakop nito kahit nga makitaan sila ng ipinagbabawal na substance. May punto nga naman dito si Sir Nolly Iyala, mga kabasketball especially. Alam naman natin na alam din ng SPP na galing sa surgery etong si Justin Brownlee at binabanggit pa nga yan ni Coach Chot Reyes sa mga interview. Pero malay natin, baka nag-apply naman etong SPP pero hindi lang na-approve dyan nga sa China. Pero pwede rin naman na hindi talaga nila naisip na posibleng mangyari yan dyan nga kay Justin Brownlee. Sa inilabas naman na balita ni Ruben Terrado ng Spin.ph ay sinabi nito na kahit nga magpositibo pa si Justin Brownlee ay posible namang hindi 2 taon ang kanyang maging suspension, pwedeng maging 3 buwan lang at pwedeng maging 1 buwan lang, mga kabasketball. Ayon kasi sa World Anti-Doping Agency Article 10.2.3.1 ay bababa sa 3 months ang suspension ni Justin Brownlee kung mapapatunayang hindi naganap ang pag-inom o pag-take niya ng substance na yon sa naging kompetisyon o hindi doon sakop nung panahon. Nung duration, mga kabasketball, alam naman natin may mga kasukasuan yan. Pwedeng before the tournament, yung pwedeng sabihin ng mga organizers dyan or after, no? Hindi natin alam kung gaano katagal. Pero yung duration, yung tinutukoy niya rito. At pwede rin kasi na pagka walang kinalaman dyan sa sports performance, at alam naman natin na karamihan sa atin, no, alam na yung marijuana ay hindi namang isang performance enhancer. Kaya malaki talaga ang laban dito ni Justin Brownlee at maaari pa nga yung bumaba sa 1 buwan, mga kabasketball, kung mapapatunayan nila yan. Ayon naman kay POC Chief Bumble Tolentino sa naging interview sa kanya ng Power and Play ni Nolly Iyala, ay naghahanap na ngayon ang kampo ni Justin Brownlee sa tulong ng SPP ng mga gamot na maaaring naibigay sa kanya ng doktor kasi nga sumailalim siya sa surgery sa Amerika. Maaari din kasing may mga gamot na ginamit sa operasyon o posible rin na may pinainom sa kanya kaya siya nagpositibo dyan nga sa ginanap na anti-doping test ng ITA na nakaapekto dyan nga sa kanyang pagiging positive, mga kabasketball. Malaki ang magiging epekto ng posibleng pagkawala ni Justin Brownlee sa Barangay Ginebra sa posibleng paghawak ni Coach Tim Cone sa ating Gilas Pilipinas. Dahil kung makakapaglaro kasi si Justin Brownlee dyan sa Barangay Ginebra, ay wala na magiging adjustment masyado, no? Kasi matagal na silang magkakakilala dyan. Pero kung hindi nga makakapaglaro itong si Justin Brownlee, syempre hindi magiging panatag itong si Coach Tim Cone, lalo na magkakaroon sila ng panibagong import na kailangan turuan ni Coach Tim Cone kung ano ba yung mga sistemang ginagamit nila dyan sa Barangay Ginebra. Kaya most likely mahihirapang magdesisyon yung pamunuan ng SMC, no? Kung papayagan nila na maging coach or mag-head coach itong si Coach Tim Cone sa darating na FIBA tournament dyan nga sa February, mga kabasketball, sa susunod na taon. Pero ang tabayanan natin yan hanggang dyan. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.